Hello guys! Welcome back to my channel! Kumusta po kayong lahat? Kumusta mga ka-OFW? Kumusta mga kapamilya sa Pinas? Sana okay po ang lahat dahil po nalalapit na po ang Pasko at bagong taon. So sana araw-araw po i-welcome po natin yung mga blessings na papasok sa atin para dito sa darating na bagong taon at sa paghahanda po natin sa buwan ng December na marami po tayong i-share sa inyo guys para po mapaghandaan natin ng maayos ang darating na bagong taon. So keep watching our videos at subscribe nyo na po ang channel natin para po sunod-sunod nyo pong makikita, mapapanood ang mga video natin na magbibigay sa inyo po ng mga kumbaga pangpadagdag, pangpaswerte sa ating buhay at sa ating tahanan. So keep watching guys. Tunghayan nyo at samahan nyo po ako. So, disclaimer po sa mga hindi po naniniwala sa mga pampaswerte o sa mga ganitong gawain, guys. Skip nyo lang po yung video natin. Humanap po kayo ng ibang video po na para sa inyo. Dahil ang video na to ay para lang po sa mga taong positibo ang pag-iisip at may paniniwala po sa mga ganitong gawain. So, today guys, tuloy-tuloy na tayo ah. So wala po tayong gagamitin ngayon, wala akong papakita sa inyo. So pakikinggan nyo lang po ako mabuti kung ano yung sasabihin ko. At pwede kong ilagay din po sa aking description box para mababasa nyo at masusunod nyo po kung ano yung mga dapat nabaguhin natin sa ating tahanan. Yung mga dapat nating gawin, kumbaga po yung sinasabi nating mga do's and don'ts. Yan ba? Tama po ba? So, yun guys. Kasi karamihan sa atin guys, parang minsan naririnig na po natin ang mga sinasabi ng mga nakakatanda po sa atin. Pero parang wala po. Effect. Di po ba? So, may mga ganong bagay po na kailangan po pala talaga nating i-apply sa ating sarili guys. Nakakatulong po talaga siya. Oh, nabubulon na po ako. So, ganoon po siya, guys. So, ang i-share ko po sa inyo today, since nalalapit na ang ating paghahanda para sa bagong taon at sa Pasko, so, may mga dapat po tayong baguhin or sa ating tahanan kung ano po ang mga yun. So, ito, i-share ko po sa inyo dahil wala naman hong masama kung paniniwalaan natin or gagawin natin dahil, syempre po, kauna-unahan kung gumagawa po tayo ng mga ritual, kung may mga pamahiin man po tayong sinusunod, syempre yung pananalangin pa rin po natin sa Panginoon at pananalig, iyon pa rin po yung priority natin guys. Kumbaga ito, sangkap lang po ito sa ating buhay na may gabay lang din po ito. Hindi po ito na, ito na yung mga inaano natin. Yun na po talaga yung, kumbaga maging ano ng sarili natin, ipo-focus or kaya bigyan ng malaking percentage para doon. Hindi po. Kumbaga, kung sa pag-aaral pa nga po yung sinasabi, 99% inspiration, 1% perspiration. So, ito lang po ang gagawin natin dito, guys. So, Panginoon pa rin po yung number one po na ating pinagkakatiwalaan sa ating buhay, sa ating sarili, sa lahat ng ating mga kahilingan. Sabayan lang po natin. Kumbaga, sa pagluluto po, nagluluto po tayo ng buong manok, guys. So, kailangan po natin siya lagyan ng spices sa loob, lagyan ng mga sangkap sa loob para po maging mas malasa po. Hindi po ba? Pag kinakain natin, mas masarap, mas malasa. Hindi po ba? O, parang ito lang din po yung mga ginagawa natin na mga ganito guys. So, ito, siguro madalas na nating naririnig sa atin mga matatanda. Ako po kasi dati, ang lola ko lagi pong nagsasabi, wag eka kayo magwawali sa gabi. Oh, hindi po ba? Magulat kayo, no? Oh, kasi po, tinataboy nyo ang swerte. Oh, ayan. Tapos po, dito po sa ibang bansa, na ano ko po sa kanila, na pagwawalis po ay hindi ho palabas. Ang pagwawalis po ay paloob. So may daspan po sa loob ng bahay, para po dadaspanin mo po yung winawalis mo. Hindi ho ipapalabas ng pinto. Kasi po, sa atin mga bahay minsan, kadalasan, nagwawalis po tayo, basta halawalis, pinapalabas na po sa pinto. So, hindi po pala ganun. So, kauna-unahan po ito, si-share ko sa inyo, nasasabihin na yung pagwawalis po natin. Kasi, naglilinis po talaga tayo ng tahanan, hindi po ba? So, ito, isabay na po natin ito sa ating paglilinis, guys. Ito na yung ating mga gagawin ngayon. Para po makatulong sa ating
buhay sa ating tahanan sa darating na bagong taon, na may mababago po tayo kung sa ngayon po ay hikahos po tayo sa mga nagdaang taon sa ating buhay. So kailangan po mayroon po tayong babaguhin dito para po titingnan po natin pagdating ng 2020 po kung ano po yung mga mangyayari po sa ating buhay. Kasi po minsan parang wala sa atin yung mga ano ang sinasabi sa atin. Lalo pa sa mga millennials po no curse. Pagka ganun na ang mga mga sinasabi ng mga nakakatanda. No curse po. Kaya go lang sila ng go. So kailangan may mga ganito din po tayo sa ating tahanan. So ito guys, number one po isi-share ko sa inyo, yung pagwawalis po sa gabi guys. Mula po ng alas 3 ng hapon, hindi na ho pwedeng magwawalis pa tayo sa ating tahanan. Ayan, hanggang gabi na ho. Kasi po ayan, pag winawalis natin sa gabi, winawalis po natin yung mga blessings. Kumbaga nagtataboy tayo ng swerte. Hindi po ba? Kasi dapat sa gabi natutulog, dapat patulugin natin yung swerte, wag na nating wawalisin. Hindi po ba? Ganyan siya. Then, yung pagwawalis po natin guys, ay dapat ho, paloob. Paloob po yan, hindi yung papalabas natin ng pinto. So, paloob po, paloob, papasukin po natin, papasukin. Sa umaga ho, nagwawalis tayo, papasukin ng swerte. Yan, papasukin ng swerte sa loob ng tahanan natin. Ganyan po ang pagpapasok. Tapos po, dadashpanin na lang po. Kung wala naman po tayong dashpan sa bahay, guys, kahit karton o pwede naman pong i-ano ng walis sa karton, nagagawan po yan ang paraan. Basta lang ho na hindi natin iwawalis ng palabas. Ganun po siya. So, ito, isa din po. Yung mga basag-basag po sa loob ng tahanan natin, guys. Yung mga pinggan, mga baso, na basta kung ano po yung mga basag-basag, mga salamin, number one po ang salamin, guys. Wag na wag po kayong gagamit ng salamin kapag basag na po siya. Itapon nyo na po talaga kasi number one po siyang nagdadala ng malas sa ating tahanan at sa ating buhay po. Ayan. So, pagkabasag na po yung salamin, itapon nyo na po kagad dyan, guys. Kasi hindi po talaga siya maganda. Then, sa bahay natin, sa kusina, kadalasan po marami po tayong pinggan na mga napibiyakan po sa gilid-gilid. Or may mga crack po yan sa gitna kung saan party po ng pinggan, ng mga mangkok, ng ganyan, mga platito. So guys, huwag na kayong manghinayang. Tapon nyo na po, kaysa po nang mawawala po yung blessings na papasok sana sa atin. Hindi po ba? Kasi yung mga biyak na yun, mga crack na yun, parang binibreak po yung ating blessings na darating na papasok po sana sa atin. May humaharang, nabibreak po siya, nababasag po siya. So, nahaharangan siya. So, ganyan po, may nakikita kayo sa bahay nyo. Tapon nyo na po guys, huwag na kayo manghihinayang. Kasi kumbaga basura na po siya, itapon nyo na po siya. So, yun, kailangan din po yun sa ating tahanan. Kailangan malinis po ang ating tahanan. Kasi kauna-unahan din po, pumapasok ang swerte kapag po malinis ang ating tahanan. Guys, number one po yan, paglilinis po nating tahanan, number one po yan na papasok po ang swerte sa ating tahanan. At saka po, yung pagtatapon po ng basura. Yan. Tatapon po kayo ng basura, huwag sa gabi. Guys, yan. Tandaan nyo po, magtatapon ng basura, huwag sa gabi. O pwede na po yan sa umaga po, itapon nyo na ang basura. Kasi basura naman po yan, pangtapon na po yan talaga. Kaya sa umaga, habang nagwawalis kayo, sabay natapon ng basura guys. Ganun po. Sa gabi, minsan po kasi lalo na po yung mga ano, minsan sa gabi, kung may yung mga katulong, halos po sa gabi nagtatapon ng basura, di po ba? So huwag nyo pong hahayaan na magtatapon ng basura kung sino naman ang membro ng pamilya sa loob ng tahanan. Huwag nyo po hahayaan na magtatapon ng basura sa gabi guys. Ano nyo lang po yan, steady, buhol ng maigi kung saan nyo nakalagay ang basura nyo. Kinaumagahan po pagwalis nyo, or hindi pa kayo nakapagwalis, itapon nyo na po. Total pang tapon naman po yan. O kumbaga malas na yan, hindi na yan magagamit, hindi na yan kailangan. So umaga pa lang po, itaboy nyo na, ialis nyo na po, itapon nyo na. So ganun po yan. Ang basura pwede pong sa umaga itatapon po natin guys. Then ang susunod po natin guys. Ayan guys, may mga ano pa din po tayo minsan nadidinig sa ating mga nakakatanda noon. Sa lola ko, nadidinig ko po yun na yung paggugupit po ng kuko, yung pag-nail cutter daw po sa gabi. Ibawal na bawal din po yun.
At saka po sa araw ng Biyernes at saka Martes. Hindi po kayo mag-nail cutter, guys, sa gabi, araw ng Martes at saka araw ng Biyernes. Yan, isa din po yan. So minsan kasi ang iba, pilosopo eh. Kumbaga, negatibo, pilosopo. So ang sinasagot, pag sinasabihan mo, pag sinasaway mo, ano ang sagot? Eh bakit sa salon hanggang gabi? May nagmamanicure, siyempre ginugupit ang kuko noon, o bakit may ganon. Oo guys, totoo yan. Pero insan hindi natin kasi namamalayan sa ating buhay, sa ating tahanan, na may epekto na po pala yun. Bakit tayo naghihikahos? Minsan, kayod tayo ng kayod. Bakit tayo naghihikahos, guys? Kasi mayroon po tayong nagawang mali sa ating tahanan o sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. O, kaya ganun po na hindi natin namamalayan kung ano yun. So, mahalaga din po minsan, guys, nakikinig tayo sa mga ganun-ganun, di ba? Yung mga pamahiin. Kumbaga, kasi lalo na po tayo mga Pinoy, we are full of superstitious belief. Yan, number one po ang mga Filipino po dyan sa mga superstitious belief. Number one po yan talaga, napakadami natin pamahiin. Sorry po guys. So, okay lang po talaga na nakikinig tayo sa mga ganun, guys. Nakakatulong po talaga. Try nyo lang pong i-apply sa sarili nyo, guys. Wala naman pong mawawala eh. Kasi kung pag-nail cutter lang, eh may ibang time naman po eh. May ibang araw naman po na pwede tayong mag-nail cutter. Di po ba? Yung mga nagtatrabaho, nag-opisina, nag-aaral. Sunday, araw ng Sunday, pwede na kayong maggupit niyan, ng kuko nyo, mag-nail cutter, mag-manicure, mag-pedicure, mga nagtatrabaho, ganyan. Huwag na lang po pagka-araw ng Martes at saka Biyernes. Iiwasan po natin at saka huwag din po sa gabi, guys. Napakasama po pala noon. May mga hindi maganda po talaga mangyayari sa atin. At saka ito pa, guys. So, speaking po of utang. Ayan. Guys, mayroon din pong mga pamahiin po sa utang. Ayan. Huwag daw po tayong mangungutang sa araw ng Martes at saka Biyernes. Kasi po, napakabigat po tayo. Mabibigatan po tayong magbabayad or malulubog po tayo sa utang. So, yun. May ganun. So, may naalala nga po ako, guys. Nag-loan nga po pala ako. Nirelease po sa akin yung loan ko araw ng Friday. Ayun. Kaya ngayon, para ako nahihirapang magbayad ng utang. Minsan, nadidelayed ko yung loan ko. Napipinaltihan ako. Ayun. So, pumapasok din po yan sa isip ko, guys. Oh. Kasi, yun nga po yung sinasabi ko. Kailangan pala natin ding maniniwala ng mga kunting bagay-bagay po sa ating sa ating kapaligiran, sa mga ganun-ganun pong mga kasabihan. Kailangan po pala talaga. May mga gabay-gabay din po tayo. So, yun guys, ha? Bawal mangutang sa araw ng Martes at Miyerkules. Ayan. Kasi po, malakas ang mga kapangyarihan ng negatibo dyan, guys. Sa dalawang araw na yan. Ayan. Oh. Tapos po, guys, bawal din po tayong magpautang sa araw ng Miyerkules. Ayan. Isa din po yan. Kung kayo mangutang, kung tayo mangutang, hindi tayo mangungutang sa araw ng Martes at Biyernes. Kung tayo ang uutangan, guys, huwag kayong magpautang sa araw ng Miyerkules. O, di po ba? Di at least po ngayon, nakakadagdag kaalaman sa atin, may mga mababago na po sa ating tahanan, guys. Kung ano man po yung mga nalalaman nyo po, ano pa ang alam nyo, i-comment nyo po dyan sa ibaba, guys. Para i-share din po natin. Baka may nakalimutan po ako na mayroon din po kayong alam. O, walang problema, i-share nyo po, i-comment nyo po dyan, i-ano po natin dito sa ating channel. Kumbaga, i-vlog po natin sa ating channel para malaman din po ng lahat. Wala pong masama, hindi po dapat nagdadamot kung ano po yung ating kaalaman. Kasi isa, yung kaalaman natin is blessings po yan sa atin, guys. So, kailangan po nating i-share sa ating kapwa, guys. Wala naman pong masama doon. So, yun po yung mga ilang bagay po, guys, na i-share ko sa inyo ngayon. So, kung may mga ano pa kayo, may mga maidadagdag, may nalalaman, pwede nyo pong i-comment dyan. At i-ano po natin, i-share din po natin sa ating channel, guys. So, yung mga sinasabi ko, guys, gabay lang po natin yan. Hindi po yan ibig sabihin na iyon na po yung ating paniniwalaan. So, nasa sa inyo na po yun, guys. Total, kayo naman din po yung
nagdadala sa sarili nyo. Wala naman pong masama kung paniniwalaan nyo o hindi. Kasi ito, sinishare ko sa inyo, napaka-importante po dahil po magbabagong taon. So, dapat may baguhin po tayo sa ating tahanan. So, ayan ang mga dapat nating baguhin sa ating tahanan, guys. At sa ating sarili, sa araw-araw natin. So, ayan. Kailangan din paglalunis po, guys. Good vibes, naka-red tayo, ganyan. Di po ba? Kasi first day of the week sa atin, oh, kailangan good vibes po tayo. So guys, subscribe na kayo para marami pa kayong matutunan dito sa channel natin, guys, na mag-share sa inyo na makakatulong po sa ating pang-araw-araw na paggalaw ng ating buhay. Oh, so subscribe nyo na at i-click nyo na po yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos natin, guys. At salamat sa panunood. Until the next video, guys. God bless everyone. Thank you.